Nakakaranas po ba kayo ng pulikat or yung muscle cramps lalo na tuwing gabi? Ano nga ba ang mga posibleng sanhi nito? At paano ba natin ito maiiwasan? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Diane, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Ang pulikat po na nararanasan ng isang pasyente sa gabi, kalimitan po ay kapag siya ay nasa kanyang higaan or kama, ay tinatawag ding nocturnal leg cramps. Ito po yung pakiramdam na bigla na lamang maninigas ang kanyang mga kalamnan sa binti at nakakaranas po ng matinding sakit ang pasyente. Kahit po gising or tulog ang isang tao, pwede po siyang makaranas nitong nocturnal leg cramps. Ang sakit po na nararamdaman ng isang tao kapag naranasan niya ang pulikat ay tumatagal po ito pwede ng ilang segundo o kaya naman po ay ng ilang minuto. May ilang medical references po na nagsasabing nasa around 9 minutes ang average na tagal ng sakit sa muscle cramps. At nare-relieve or nawawala po ang sakit or pain kapag ang apektadong kalamnan ay ginawan po ng tinatawag na forceful stretching or yung pagbanat po sa kalamnan para po ma-release ang nangyayaring contraction doon sa muscles. Ang nocturnal leg cramps po or pulikat sa gabi ay common po ito, ngunit madalas ito ay hindi na nasasabi ng mga nakakaranas sa kanilang doktor. Around 40% po ng mga nakakaranas nitong nocturnal leg cramps ay nasa around edad na 50 years old pataas at pwede rin po itong maranasan kahit ng mga nakakabatang populasyon. Although, mas common nga po ito doon sa mga 50 years old and above. Ano nga ba ang sanhi ng leg cramps? Kadalasan po ang sanhi ng leg cramps ay hindi talaga matukoy. In general po ang leg cramps ay dulot lamang ng mga pagod na muscles or kalamnan. Pero pwede rin po itong sanhi ng ilang medical conditions tulad ng mga sumusunod. Ang una po sa mga ito ay kung may flat feet or flat foot po ang isang pasyente. Kung papansinin niyo po, dapat may visible or kapansin-pansin na arko sa may inner side ng ating paa. Ang mga tao pong may flat feet, wala po silang arko dyan sa paa o kaya naman po ito ay maliit kaysa sa normal. Ang flat feet po, ito ay magre-resulta sa pagka-strain ng mga ligaments at kalamnan ng isang tao sa kanyang mga binti. So, tandaan po yung mga taong may flat foot o kaya flat feet, mas at risk po sila na makaramdam nitong pulikat. Number 2, ang pag-upo po ng matagal, ang hindi maayos na posisyon ng mga binti kapag nakaupo, o kaya naman po ay doon sa mga nagtatrabaho ng nakatayo sa concrete na mga sahig o yung sobrang tigas po na surface, sila po ay pwede rin makaranas ng leg cramps. Ang number 3, ang ilang neurological na kondisyon tulad po ng Parkinson's disease, myopathies, neuropathies, ito pong mga ito ay pwede rin pong magresulta sa leg cramps. Ang Parkinson's disease po, ito ay nagre-resulta sa uncontrollable movement sa isang pasyente. Mapapansin niyo po na itong mga taong may Parkinson's disease, may panginginig or shaking, paninigas or stiffness at nahihirapan po ang mga pasyenteng magbalanse at mag-coordinate ng kanilang mga galaw. Kaya't very high risk po ang mga pasyenteng may Parkinson's disease sa pagkahulog. Kapag sinabi naman pong myopathies, ito ay isang general term kung saan po nagkakaroon ng panghihina ang mga skeletal muscles or yung mga kalamnan po na nakakabit sa ating mga buto. So yan po yung tinatawag na skeletal muscles, yung mga kalamnan na nakakabit sa ating buto. At ang neuropathies naman po, ito ay mga medical na condition kung saan po nadadamage or napipinsala or naaapektuhan ang function ng ating mga peripheral nerves. Hindi po kasama dito sa tinatawag nating peripheral nerves yung mga ugat sa ating brain at spinal cord. So ito pong mga peripheral nerves natin, ito yung mga nasa kamay, mga nasa paa natin. Number 4, kakulangan sa mga mineral tulad ng potassium, magnesium at calcium. Yan, mayaman po ang saging sa magnesium at potassium. Meron po tayong video niyan dito sa Tagalog Health Talks. Number 5, ang pag-inom po ng mga diuretics. Ito po ay pwede ring maging cause ng pagkakaroon ng pulikat. Ito pong mga diuretics na gamot, ito po ay para mailabas ng katawan ng isang pasyente yung mga sobra or excess fluid sa kanyang katawan. Pwede rin pong sanhi ng muscle cramps ang pagkakaroon ng diabetes, hypoglycemia, alcoholism, hypothyroidism, pag-inom ng ilang gamot tulad ng beta blockers, benzodiazepines, oral contraceptives, at iba pa, pagbubuntis at pag-ehersisyo.
sa pag-ehersisyo po, ito ay dala na ng muscle fatigue. At pagkakaroon po ng anemia, Raynaud's syndrome, ito pong Raynaud's syndrome, ito po yung condition kung saan nakakaranas ng panlalamig at pamamanhid ang mga daliri sa kamay or paa ng pasyente. Dahil po nagkukulang ng supply ng dugo dito sa mga parting ito ng ating katawan, sa Raynaud's syndrome po ay nagkakaroon ng spasm, yung mga maliliit na ugat ng pasyente. Pwede rin pong maging sanhi ng muscle cramps or pulikat ang iba pang medical conditions na nagiging sanhi para hindi makadaloy ng maayos ang dugo sa ating mga binti. Ito pong mga nabanggit natin na medical conditions, ito po ay ilan lamang sa mga posibleng sanhi ng leg cramps or nocturnal leg cramps kung ito ay nangyayari lalo na sa gabi. Makakabuti po ang pakikipag-ugnayan sa inyong doktor para matukoy kung ano yung eksaktong sanhi nitong nararanasan nyong muscle cramps or leg cramps, lalo na po kung ang inyong nararanasang leg cramps ay tumitindi ang sakit at nagiging mas malimit nyo po itong nararamdaman, o kaya po ay kung kayo po ay na-expose sa mga toxins tulad ng lead. Ngayon, paano nga ba ang initial treatment sa pulikat or leg cramps? Ang kalimitan pong nakaka-relieve dito sa sakit na dulot ng leg cramps ay kung gagawin po ang tinatawag na dorsiflexion. Ito po yung position kung saan nakaunat or nakatuwid yung tuhod ng pasyente habang itinataas niya po ang kanyang paa paturo sa kanyang lulod or shin. Ito pong dorsiflexion ng paa, ito po ang pinakakalimitang unang inirerekomenda ng mga karamihan sa eksperto para ma-resolve kaagad ang leg muscle cramps or yung pong pulikat ng isang tao. Pwede rin po na maglakad-lakad or galaw-galaw ang mga paa upward, downward at sideways. Tapos pwede rin niya rin po itong i-elevate or itaas ang kanyang mga binti para ma-stretch ang kanyang mga kalamnan or muscles. At makakatulong din po ang paliligo sa maligamgam na tubig ng mga around 5 minutes para po mag-dilate yung mga blood vessels o yung daluyan ng dugo sa kalamnan. Kapag po nag-dilate yung blood vessels, mas gaganda po ang daloy ng dugo dito. So pwede po itong makarelieve sa muscle cramp. Or pwede nyo rin pong ibabad lamang ang inyong binti sa maligamgam na tubig kung ayaw nyong buong katawan kayong maligo. Paano nga ba maiiwasan ang leg cramps? Ang una po sa mga ito ay ang pag-inom ng sapat na tubig. Ang pareho pong dehydration or overhydration, kapag po sobra-sobra naman yung iniinom nating tubig, ang mga ito po ay pwedeng magresulta sa pulikat or muscle cramp. Ang ikalawa po dito ay limitahan or iwasan ang alcohol at caffeine. Ang mga substances po na ito ay magre-resulta sa vasoconstriction or yung pagkipot ng mga ugat natin na lalo pong magpapalala sa nararamdaman nating muscle cramps. Ang ikatlo po ay yung pagsasagawa ng mga stretching exercises bago matulog. Huwag po masyadong intense or matindi yung ehersisyong gagawin dahil baka naman po mahirapan kayong makatulog sa gabi. Ang ikaapat po, siguraduhin din po na loose or maluwag ang inyong kumot na gagamitin, lalo na po yung mga nasa may bandang binti at paa natin. Kung mapapansin niyo po doon sa mga hotels ay nakatuck in po yung mga blankets nila sa may bandang iba pa po, sa may bandang binti. At kapag po hindi nyo ito inilusen, pwede nyo pong maramdaman na medyo uncomfortable yung inyong mga binti at paa. So, ang maganda po dyan, kailangan po yung inyong kumot, lalo na sa inyong binti, ay loose or maluwag. Para naman po sa gamot, makakabuti po na kumonsulta muna po kayo sa inyong doktor bago uminom ng anumang gamot. Ang ilan po sa mga maaaring ireseta ng inyong doktor doon sa mga hindi talaga na-relieve ang muscle cramps ay ang mga sumusunod. Ang una po dito ay ang vitamin B complex or kung pwede po, pwede rin po siyang magreseta ng vitamin E. Ang ikalawa po ay yung iron. Kung ang sanhi ng muscle cramps ay ang tinatawag na iron deficiency anemia. Ang ikatlo ay pagbibigay po or pagre-reseta ng magnesium supplements, lalo na po doon sa mga buntis kung nakakaranas po sila ng pregnancy-related cramps. Although ayon po sa mga pag-aaral, hindi po ganun ka-effective ang magnesium supplementation para ma-relieve ang muscle cramps sa mga buntis. Ang ikaapat po na pwedeng ireseta ng inyong doktor ay ang calcium channel blockers na diltiazem or verapamil. Ang mga ito po ay makakatulong para huwag masyadong mag-contract ang mga kalamnan or yung muscles ng pasyente.
Ang ikalima po na pwedeng ireseta ng inyong doktor kung hindi effective yung mga ilang nabanggit ay ang diphenhydramine or yung Benadryl kapag tutulog na po ang pasyente, dahil ang isa po sa side effects nitong gamot na ito ay ang pagiging antukin. Ang diphenhydramine po ay pwedeng makapagparelax ng muscles or kalamnan natin. So ito po, irereseta ito ng inyong doktor, pwede niya itong ireseta kapag tutulog na, kasi nabanggit nga po natin, isa sa side effects nito ay yung pagiging antukin. At ito pong Benadryl, ito ay pwede ring ireseta ng doktor kapag hindi naging effective sa pasyente ang vitamin at mineral supplements. Ang ika-anim po na pwedeng gamot sa leg cramps ay ang gabapentin, kung talagang ang ibang gamot po ay hindi talaga naging effective. Although ang gabapentin po ay kailangang i-monitor na mabuti, lalo na sa mga mas nakakatandang pasyente, dahil yung pong mga elderly natin, sila po ay mas at risk sa mga posibleng side effects nito. Isang napaka mahalagang paalala po, huwag po tayong mag-attempt na mag-self-medicate, sapagkat kahit na po ang mga ilan sa mga nabanggit na gamot ay pwede nating mabili over the counter or pwede nating mabili kahit walang prescription ng ating doktor, ang mga ito po ay pwedeng makapagpalala ng inyong current health status, lalo na po kung hindi ito angkop sa inyong kondisyon. Halimbawa po ay kung meron kayong ibang medical condition at contraindicated po itong mga gamot na ito, itong nabanggit, or may posibleng drug interaction po ang mga ito sa alinmang inyong currently iniinom na mga gamot. Kaya tandaan po, hindi po natin ipinapayo ang pag-self-medicate. Ipinapayo po natin dito sa Tagalog Health Talks na laging kumonsulta muna or ipaalam sa inyong doktor bago po kayo mag-take ng anumang gamot, kahit pa po yan ay natural or organic or herbal supplement. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pa pong makapanood ng iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Diane at salamat po sa inyong panunood.